umayo sila rin sa bando sa home court nila Dave Ildefonso ng KT Sonic Boom. Sabay pinasok ng dalawang Pinoy sa second quarter at makikita na si Ren Sabando na tila hindi makapaniwala na siya ay nagbabalik muli sa hard court. Kung nakapag-adjust na sa weather ay muling mag-a-adjust itong si Ren sa loob ng basketball court. Ikaw ba naman ay mawala ng at least 6 games, iba nga naman ang pakaramdam ng pagbabalik. Kaya unusual na makitang masapalan at mag-miss ang tutukang layup nitong ating kababayan. Although struggling ay makikita pa rin ang tiwala ng kanilang coach at binabalik muli ang momentum ni Abando sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng minuto. Well, ang comeback game ni Abando ay singlamig ng weather sa Korea pero kilala itong si Renz na bumabawi at babangon sa susunod na game. Again, ang Japan D-League ay isa lamang pit stop para kay Kai Soto. Pagkatapos ng napag-usapang deal ay dediretso si Kai sa preparasyon ng Summer League hanggang sa mismong tournament proper. Yes, balibalita na marami raw NBA teams na gustong subukan ang serbisyo ng ating kababayan. Wala pang detalye kung saan NBA team na kung saan maglalaro itong si Kai. Pero kinumpirma na ng Hiroshima Dragonflies ang paglalaro ni Kai sa kanilang team. Ayon sa general manager, gusto nila ang high scoring skills at basketball IQ nitong si Soto. At syempre lalaki daw ang kanilang lineup and hopefully ay makuha daw nila ang kampiyonato. Pero sa kabilang banda, di pa tumatapak sa Japan B-League ay meron ng mga doubters sa Japanese itong ating pambato. Well, hindi natin alam na sadya talagang hindi sila familiar dito kay Kai. Sabi ng isang fan, ang size talaga ang sandata ng ating kababayan. Pero hindi raw siya sigurado na kung gaano katagal na kayang makipagtapatan itong si Kai Soto sa mga high-level imports sa B-League. Yes, ito nga ang ating sinasabi na maraming ang malakas na imports sa Japan. Pero hindi yata familiar ang fan na ito na mga high-level at ex-NBA players din ang nakakaharap ni Kai sa NBL. Ang sabi naman ng isa, sa ating pagkakaintindi ay medyo tuo daw o hindi masyadong gumagalaw daw ang ating kababayan. Pero again, totoo naman talaga na fast-paced ang laruan sa B-League at ito ay magiging challenge kapag si Kai ay naglaro sa ligang yun. Pero good thing ay na-train din si Kai sa NBL sa pagtakbo sa fast-paced games. Well, normal lang na isang bagong player ay ma-underestimate sa isang liga. Pero isa itong pagkakataon para mapatunayan ang iyong husay at skills. Kaya ang magandang gawin ni Kai Soto ay ma-dominate niya ang ilang games at magbago ang tingin sa kanya ng ilang fans. And syempre ang okay na resulta, magandang statistics para maganda rin ang kanyang resume sa pagpasok sa Summer League.